So what's up mga ka-gadget, this is kay Gadget Clinic at gagawa na naman tayo ng isang video reaction na naman mga ka-gadget about dito sa isa na namang naloko o naloko ba talaga ni Sir RTDPH Channel o isang Police America po ito mga ka-gadget, no? So subay samahan nyo ako at panoorin natin tong video na to hanggang matapos, no, mga ka-gadget. O nga pala, bago ako magsimula, doon po sa nag-comment sa akin, decision nyo po yan at ayaw nyo nang may sumasaw-saw sa issue. Sa akin lang po is komento, opinion lang po. Kung meron man ako nasabing masama or ano man ang nasabi ko, nabitawan ko na po yun at hihingi ko na lang ng paumanhin. Pero uulitin ko po, hindi po ako against sa Soward family, Soward supporter, Soward ano ba, Bukana vloggers, dahil isa rin po ako sa mga nagtatanggol sa mga yan. Kung meron man ako nababalita na hindi maganda, andyan ako, nakaalalay ako at sumasagot ako, nagko-comment ako, lalo-lalo na pag si Sir Japper, si Boss Japper o Sir Japper ang nababas. So, kaisa nyo ako dun sa mga kumakalaban kay Boss Japper. Pero dito sa mga na-promote ni Sir Japper at na pakilala ni Sir Japper at binigyan niya na nga na magandang magandang promotion at kumbaga umangat na yung kanilang channel at gento ang isinusukli nila sa mga sponsorship nila, no? So, nakakadismaya kasi unang-una kahit sabihin mong ikaw, sarili mo, ginawa mo ginto, iisipin pa rin ng iba na kung sino yung nag-promote sa'yo. Diba? So, yun lang mga ka-gadget. Wala akong balak na kalabanin ang mga Bukana vloggers, no? Nagkamali man ako, ang akala ko kasi ay si RTDPH channel ay isang Bukana vlogger. So, pumunta lang pala siya roon, liliwanagin ko, pupunta lang pala siya roon para magpa-promote ng channel. So, yun. At isa pa po ang ano, ang sasabihin ko, ano mga ka-gadget, sana masagot mo yung una kong ni-review, no, Sir RTD. Dahil dun sa previous video mo na pinanood ko, nakita ko na yun nga, nagbabatuhan kayo na maanghang na salita o anumang mga baho yung dalawa, no? Mas maiging pag-usapan nyo na lang na hindi sa social media. Kumbaga, may kasabihan nga tayo, ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. So, ba't ka nagagalit? Gento lang yan eh. Kung ayaw mong batuhin ka ng masama, ay kung ayaw mong nakakarinig ng masama, gumawa ka ng mabuti. Ito yun. Isa pa, kung ikaw ay binabato ng basura, huwag mo nang batuhin, manahimik ka na lang. Kasi unang-una, pag sinagot mo yan, ang feedback niyan, ikaw pa rin ang masama. Kasi, yun nga, ba't ka nagagalit kung hindi totoo? Diba? Tama ba? Ba't mo lilinisin yung pangalan mo? Hindi naman totoo. Ang problema, pumutok yung pangalan mo, pumutok din yung mga ibang nagawan mo ng hindi maganda. Kaya, yun, naghalo-halo na lahat. So, pareho lang kayo. Pareho lang kayo may mga gantong sistema. So, re-reviewin din natin yun. Kasi, alam ko hindi ganun si Boss Maddy dahil kilala ko si Boss Maddy. Dahil matagal din akong tumira ng Bukana, hindi siya ganun ka silaw sa pera. Kaya imposible nangyayari yung mga bagay na yon. Or siguro na miss communication lang yung bagay na yon kung bakit nagkakaroon ng ganun, ano, ng mga ka-gadget. Meron kasi, pag tayo kasi mga, tayo po is nakikinig sa mga sabi-sabi at paninira. Habang tumatagal, padagdag ng padagdag yan. Hanggang sa tumagal na, nagkakaanuhan na, sila-sila nag-aaway. Kasi naniwala ka dun sa maling salita. So, halika kayo mga ka-gadget, panoorin natin to. Yung buong kwento kung paano naloko o totoo bang naloko yung Police America na to. I think, alam ko si Things to Know, nahilig to magpalipad talaga. Napakabait na tao nito. So, yun mga ka-gadget, no, panoorin natin to, nakakadismaya lang at isa sa mga mabait na loko ng ganito, no? So tara. It is to help, ain't it?
making those people smile, creating a beautiful atmosphere of love and compassion. Now, we can all help. Through our YouTube channel, check out Things to Know, a YouTube channel that promotes information, knowledge, and also helping our less fortunate friends. So subscribe now and be one of us. Let's share love all over the world. Things to Know. Subscribe, click the notification bell to be updated with the latest videos. Things to Know. Hello po sa inyong lahat, kumusta po kayo? Ako po pala si Dean Carolio. Ang YouTube channel ko po ay Things to Know. Ang video po na ito ay ginawa ko upang maging silbing babala sa kababayan kong OFW na pumasok sa larangan ng YouTube. Meron po kasing isang tao na gumagala sa social media ngayon at nagpapakilala na isa siyang admin ng isang malaking YouTube channel katulad ni Boy Tapang. Ang tao na to ay nakapanloko din sa akin. Siya po ay si Rolando Tan Jula Jr. o kilala natin sa pangalang RTDPH sa mundo ng YouTube. First week of December 2020, nag-message sa akin yung kaibigan ko sa YouTube na si Boboram TV through Facebook Messenger na, "Bossing, gusto mo bang magpa-promote? As a small YouTuber naman po, talagang gusto talaga nating lumaki yung subscribers din natin." Tinanong ko si Boboram kung sino yung tao na yon na nag-o-offer na mag-promotion sa YouTube. Ang sabi naman ni Boboram sa akin, gagawa na lang raw siya ng GC, doon kaming tatlo mag-uusap. Nung nakagawa na si Boboram ng GC, andun na ako, andun na rin yung tao na yon, walang iba kundi si RTDPH. Nagulat talaga ako kasi yung ka-best friend na account niya na Messenger, nakita ko talaga yung picture na yon, na nakita ko yung tao na yon kay Japper Sniper at kay Maddie Katigbak. Kaya tuwang-tuwa ako, excited ako kasi nung time na yun, akala ko rin na siya maging tulay sa akin para kay Japper Sniper. Nung nasa itong na yung ipapadala yung pera, lilinawin ko lang to na si RTDPH, hindi ko po talaga siya kilala. Pinakilala ni Buburam sa akin na si RTDPH raw ay isang Bisaya, which is Bisaya din ako, at si Buburam. Laking tuwa ako talaga kasi Bisaya tapos mag-promote ng channel. Kaya doon nag-umpisa. Nagtanong ako kay RTD at kay Boboram kung paano yung proseso ng promotion. Ang sabi naman ni RTDPH sa akin, ganito kasi yun, sir. Tingnan mo yun sa community ni Boy Tapang, naka-flex ako doon. Pero, nagbayad ako, sir. Merong dalawang admin ako na nilapitan, parang sekretary yun, na siya yung magpro-promote ng channel ko kay Boy Tapang. So, inisip ko na talaga may perang involved yung promotion na yon. So, nagtanong ako kay RTD, straight to the point talaga kung magkano naman yung promotion. Ang sabi niya, "Sir, ako malapit na akong maging admin ni Boy Tapang. 20,000 yung hinihingi raw ni Boy Tapang para sa promotion na yon." Ang sabi ko kay RTDPH, napakalaki naman kasi hindi ko talaga kaya dahil yung December na first week na yon, birthday ko, nagpaparapol ako sa live stream ko sa birthday. Tsaka yung sahod ko from July to December, hindi ko talaga siya kinuha. Sinet ko talaga siya ng birthday ko, December 9, doon talaga papasok sa bangko yon. Kasi po, yung pera na yon, hindi ko talaga gagastusin para sa pansarili ko. Itunulong ko yon sa less fortunate people na nasa Pilipinas. Isa sa mga beneficiary ko nga nun, ang Claridel Police Station, Iligan City WCPD at dalawang orphanage sa Bohol. So since na naipadala ko na yung mga pera doon sa mga beneficiary, merong natira sa akin 300 something. So siyempre small YouTuber tayo, gusto ko ring umangat. So sabi ko isusugal ko lang ito, sana papayag. Sabi ko kay RTD, baka pwedeng 15,000 na lang. Ang sabi pa niya sa akin, "Saglit lang sir, i-chat ko si Boy Tapang muna kung papayag ba." Napakabilis ng reply. Ang sabi niya, "Okay sir,
5,000 na lang kung papayag ba. Napakabilis ng reply. Ang sabi niya, okay sir, kung CPD at dalawang orphanage sa Bohol. So since na naipadala ko na yung mga pera doon sa mga beneficiary, merong natira sa akin, 300 something. So siyempre, small YouTuber tayo, gusto ko rin umangat. So sabi ko, isusugal ko lang to, sana papayag. Sabi ko kay RTD, baka pwedeng 15,000 na lang. Ang sabi pa niya sa akin, saglit lang sir, i-chat ko si Boy Tapang muna kung papayag ba. Napakabilis ng reply, ang sabi niya, small YouTuber tayo, gusto ko rin umangat. So sabi ko, isusugal ko lang to, sana papayag. Sabi ko kay RTD, baka pwedeng 15,000 na lang. Ang sabi pa niya sa akin, saglit lang sir, i-chat ko si Boy Tapang muna kung papayag. So dito no, mga ka-gadget no, gumamit pa siya ng ibang malaking tao sa mundo ng YouTube. Ito si Boy Tapang nga na pumalo na ng 900,000, kulang-kulang 1 million na subscribers no, ang subscribers nito ni Boy Tapang. Ang tanong ko dito is, may alam ba si Boy Tapang sa ganitong klase ng panloloko ni RTD? So hindi na to hindi na to biro yung ginagawa ni RTD ano. So panoorin pa natin kung ano pa yung mga revelation nito ni Things to Know. Ito, napakabuting tao nito, Sir RTD, si Things to Know. Kilala ko to. Napakabilis ng reply. Ang sabi niya, okay sir, consider it done before December 20 or by December 20. Magiging 20,000 subscriber ka. At that time, 13,000 subscriber lang ako. So, ito pa ang nangyari. Nakalimutan ko pala yung isang kong kaibigan na sundalo, na opisyal, nagbibigay ako doon ng suporta din ng mga hoster. So sabi ko, alay, ipopromote pala ako ni Sir Kabunok. Sa, nakikita ko rin siya sa Facebook, kasi sa Facebook page, pinopromote ako niya doon at sa YouTube. Sabi ko, baka maghalo yung ipapasok ni Boy Tapang tsaka kay Sir Kabunok. Sabi pa ni RTD, okay lang yun Sir, basta magiging 20,000 ka. Sabi ko, ipastop ko muna. Pero hinayaan ko na lang. Settle na yung ipapadala yung pera kay Boy Tapang. Ang ano ko lang, nagulat ako na sa ibang pangalan ipapadala. Kasi sabi ko sa kanya, kanino ba ipapadala yung pera? Sabi niya, yung isang admin ni Boy Tapang sir, taga Davao, umuwi. Pero merong isa dito na nasa Manila. Ito po yung pangalan sir. Tapos sabi ko, si Didya sa visitor talaga yung pangalan. Ang pangalan doon, Padel Way Ardaes. Pero ang magiging tanong ko rito, Sir Things to Know, no? Nasabi na sagot na to ni RTD. So, re-reviewin ko yung sagot niya rito. Kasi, meron siyang nilabas na video na itong ka-best friend niya is dummy account. So, kasi dun sa unang lumabas ng babae is pangalan niya ang nilagay dun. Pero dito, ibang pangalan. So, may tanong lang po ako dito. Kung ibig sabihin, kung na-video call niyo po ba siya na siya talaga tong gumagamit ng account na to? So yun lang po yung tanong ko, Sir Things to Know. Kung na mapapanood mo tong video na to, paki-comment naman po. So ang pagpapakilala niya kay Madel V. Arnaez, siya yung admin ni Boy Tapang. Later on, nung pumutok na tong mga issue na to, doon ako nagsimula na mag-research kung sino talaga yung taong pinadalhan ko. Yung Madel V. Arnaez pala, nagtanong pa ako kay RTD na eh, kung ano yung B, kasi sa Western Union, kailangan talaga yung full middle name doon. Ang sagot ni RTD, Bueno yung B niya, sir. So, si Madel Bueno Arnaez, hindi pala siya ang admin ni Boy Tapang. Siya pala yung nanay ng anak ni RTD, yung kinakasama ni RTD, which is si Madel Bueno Arnaez, naging accessories of the crime naman kay RTDP at sa ginawa niyang pang-i-scam sa akin. Sa video naman ni Philip Andes TV at kay Madam Ella Bonacer. Yun, ito. Ito, itong dalawang to. Isa to sa mga naglabas din ng hinaing kay RTD, ano? Nako, mahirapan ka rito makalusot, pare. So, mas mahiging liwanagin mo na to o linawan mo na. Kasi, pulis pa rin to eh.
tutusin. Police ng Amerika to. Yung cellphone number doon, magkakatunga. Kaso yung sa akin, pinadala ko talaga doon sa ano, sa Western Union. Pero ang nag-claim talaga, TDPH sa ginawa niyang pang-i-scam sa akin. Sabi po naman ni Philip Andes TV at kay Madam Ella Bonacer, Fonacer, yung cellphone number doon, magkakatunga. Kaso yung... So, yan o. Ito yung mga pinadala. Ito, legit to kasi BDO bank account to eh. Yung kay Ma'am Fonacer. Legit to kasi hindi niya makukuha yung pera nito kung hindi niya pangalan. At saka binigay niya rin yung tunay niyang pangalan. Ayan o. Rolando Tan Viola Jr. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin dami account yan, sir. And same din yung kay yung sa isa pang vlogger, no? So, ibig sabihin, kung sinasabi ni Boss RTD doon sa video niya na dami account yung kanyang Facebook na ka-best friend, bakit lumabas yung Rolando Tan Viola Jr. at dito sa kabila, pareho? Ngayon, gumawa siya na naman ng panibago para hindi siya para hindi lang siya makita o mabuko, ipinangalan niya sa iba. Ito po yung sinasabi ko is doon po sa tumatakbo doon sa video, ano. So ibig sabihin, meron siyang isama doon sa scene of the crime na ginagawa niyang transaction dito kay Things to Know. So kasi kung iisipin niyo, dalawang vlogger na tong nagpadala sa kanya ng pera. Almost 4,000, medyo mabigat-bigat na yan. No, lalo na ngayon, pandemic. So, tuloy pa natin yung paliwanag ni Sir Things to Know, no? Sa akin, pinadala ko talaga doon sa ano, sa Western Union. Pero ang nag-claim talaga, si Madel Bueno Arnaez. Meron talaga akong katibayan noon. Dahil... So, si Bueno Arnaez. Madel Bueno Arnaez. So, yun, no, na may madadamay pang iba. So, parang napaka-ang laki ng pera. $325, almost 15,000. So, yun no, mga gadget, nakakadismaya lang yung mga gentong, ano, mga gentong. What more kung nasa 100 subscribers na to or 1 million subscribers na to. So, ibig sabihin, nako, mahirap yung gento. Dapat, ngayon pa lang, sa mga OFW dyan na mahilig mag-sponsorship, dapat po is i-video call niyo yung kaya sponsorship nyo. Pangalawa, dapat maging mapanuri po kayo sa mga bagay-bagay na binibigay nyo. Ganito po yan, sponsorship is yun nga, usang loob na binibigay nyo na pagtulong. So, kadalasan may kapalit o kaakibat na obligasyon na dapat ma-promote mo yung channel nung nag-sponsor sa'yo. Pero yung iba naman, nagbibigay ng sponsorship kahit na wala silang talagang pinaka-channel, basta kusang loob lang. Yun po. Pero dito kasi may pag-uusap, kumbaga, merong kasunduan na nangyayari. Kaya, naghahabol itong mga to. Kasi kung walang binitawang salita si RTD about dito, hindi maghahabol itong mga to. No? So, panoorin pa natin yung iba pang, ano, nasa email ko, which is pag na-receive yun, magme-message sa akin sa email. Tsaka yung transaction talaga, si Nendo, nandun talaga. Nagbibiro pa nga ako kay RTD PH nun eh. Sabi ko na, baka single pa yung admin mo, kailangan ng Q1 visa. Q1 visa, which is like a fancy visa dito sa US. Kumbaga, sa Bisaya kasi, madalas kaming nagpapatawa, o nag... yung magjo-joke lang ba na ganun para lang umaba yung usapan o kaya lumawak yung pagkakaibigan. Ganun po talaga yung mga kakaibigan o pagkakakilala. Kaya nagjo-joke ako kay RTDPH. Sabi na RTDPH nun, pulis na talaga, matulis, sabi niya. So yung naipadala ko na yung pera doon, ang sabi naman ni RTDPH, sir, magcha-challenge sa'yo si Boy Tapang, kailangan sagutin mo yung challenge na yon. Sabi ko, ano bang gagawin ko? Magtanong din ako kay Boborang. Tapos, sabay si Boborang at si RTD nagsabi na yung ghost paper siguro, sir. Hindi ko alam yung ghost paper na yun. Tapos, na-mention si Boborang na sa
times 3 ang ipapabili. So at that time, nag-suggest si RTD na yung ano lang talaga, yung ghost paper tsaka samahan ng Carolina Reaper, yung pinakamaanghang na paper sa buong mundo. So yun mga kagadget, no, salamat nga pala doon sa nagbigay nito sponsorship kay Kaate, isang Bukana Vloggers. Okay po, kung gusto nyo umorder, kontakin nyo lang po yung FB niya, La Arne Perez. Yun po yung pinaka FB niya. So yun po, sponsor. Next video siguro ilalagay ko, susunod ko naman yung kay Boss Japper na t-shirt. Shout out din kay Kabagis. Baka naman. So tara, tuloy natin tong panonood. Ako naman, si Tanga, naniwala kay RTD kasi nandun na yung pera ko, naipadala na. So kailangan talaga akong mag-return ng kung i-ano, cha-challenge ako ni Boy Tapang. So naghanda na ako noon. Sabi ko, saan ko kaya makikita yan? Sabi naman ni Boy, ni Bobo Ram at ni RTD, makakabili ka niyan sa online. So nerd ko AB. So nakita ko nga doon, which is $14 or $16 yung bawat isa noon. So ang binili ko, dalawa lang. Sabi pa ni RTD PH, sir, tatluhin mo para mas maganda. So hanggang ngayon, yung ghost paper, ghost repair paper, andito pa rin yun. Ghost paper pala, ghost paper. Andito pa yung dalawa. Ito yon. Ito yung dalawa na sinabi ni RTD PH na bilhin ko raw. Tatlo nga sana to eh. Tingnan mo nga kung nag-vlog ako noon, kinain ko to. Nagmukha akong lalong tanga noon, RTD PH. Dahil... scam lang pala. Tapos, natawa ako doon sa sinabi mo ron, boss. Ulitin ka nga, ulitin ka nga. Challenge ako ni Boy Tapang. So, naghanda na ako noon. Sabi ko, saan ko kaya makikita yan? Sabi naman ni Boy, ni Bobo Ram at ni RTD, makakabili ka niyan sa online. So, nerds ko, AB. So, nakita ko nga doon, which is $14 or $16 yung bawat isa noon. So, ang binili ko, dalawa lang. Sabi pa ni RTD PH, sir, tatluhin mo para mas maganda. So hanggang ngayon, yung ghost paper, ghost repair paper, andito pa rin yun. Ghost paper pala, ghost paper. Andito pa yung dalawa. Ito yon. Ito yung dalawa na sinabi ni RTD PH na bilhin ko raw. Tatlo nga sana to eh. Tingnan mo nga kung nag-vlog ako noon, kinain ko to. Nagmukha akong lalong tanga. Lalong tanga. Grabe ka naman, boss. Pero bakit mo nga pala gagawin yan, boss? Diba? Eh kung wala namang kinalaman dito si Boy Tapang, diba? At saka sana nakakita po kayo ng video na magkasama sila ni Boy Tapang, diba? Kung RTDPH, dahil scam lang pala. Tapos bumili pa talaga ako ng ano, Carolina Reaper, ito yon. Pinakamaanghang yan. Siya, na... napakaanghang nito kasi sabi niya, kaya mo yan sir para mas maganda yung video raw. Yung isisya ni Boy Tapang yung sagot ko na video sa challenge ni Boy Tapang. So, at that time, hinanda ko talaga to, yung mga ghost paper na yan. Hindi ko alam yung mga yan. Pero ang sabi naman ni RTD, kaya mo kaya yan. Sabi ko, wala namang hindi kaya kong kakayanin. Kaya ang sabi pa ni RTD pihit sa akin, kasi naka-flex siya sa community ni Boy Tapang, ipapa-withdraw niya yung ano na yon, flex, ako na isusunod. Kaya nga ako pumayag sa ano, sa 15,000 kasi syempre excited din ako, ako na kaagad susunod, wala na raw iba. Nagulat na lang ako, hintay ako ng hintay, parang ginawa mo akong tanga RTD. Bawat video ni Boy Tapang nag-aabang ako. Tapos nagulat na lang ako, ang lumabas doon si Sir Diero. Sabi ko, wala si Sir Diero to ah. Kaya nagtanong na ulit ako sa kanya, sabi niya, after ni Diero sir, ikaw na. Nung natapos naman si Diero, meron pang dalawa na sumunod talaga. Kaya doon na ako nagtanong ulit sa kanya na, kailan ba yung ano ko, flexing? Sabi naman niya, si Boy Tapang, meron siyang promotional video na ginagawa ngayon, nandun sa nag-ano ng patanding. Nagipalan naman ako kasi merong mga screenshot eh na nakachat niya si Boy Tapang. Magaling talaga si RTD, napakagaling. Businessman talaga, galing sa sales talk. So yan, naniwala ako sa kanya. So naghintay pa rin ako hanggang nagpasko na lang, which is yung pangako niya sa akin before December 20, consider it done sir.
I am the man with word. Asan kaya yon? You know, ilang beses ko nang narinig sa mga video niya yung gano'n na I am the man with word. So, sa nangyaring ito, nasana nga ba yun, no? Ama nga yung tanong ni Boss Things to Know, no? Oy, RTD, nasaan na ba yun? Yung sinasabi mong may isang salita, taong may isang salita. Eh, parang ya makakahawak, makakahawak rehas ka rito sa ginagawa mo, brad. Ilan pa kaya itong mga OFW ang magagawan mo ng ganito? So, yun, no? Sa mga OFW dyan, na mga nagawa ng kalokohan ni RTD, no? Bay, labas-labas na kayo. Simulan nyo ng mag-vlog. Para naman sama-sama kayo at malaki-laki ang atraso pala nito. Siya raw yung tao na may isang salita. Kaya, dun lang, na ano na ako, na parang na-bad trip na talaga ako na na-disappoint. Kasi, in-expect ko, by Christmas, meron akong 20,000 subscribers sa channel ko naman. Tapos, binigay ko talaga yung pera na yun para doon. So, wala akong ibang pwertahan kundi si Buburam, kasi si Buburam naman ang nagpapakilala sa akin. Tama so, po, tama. Tinanong ko si Buburam, Buburam, pakipaluap naman si RTD kung ano talaga nang nangyari doon. Ang sabi naman ni Buburam, hindi raw makaporma si RTD PH, kasi si Apoy Tapang, kasi nandun daw si Himalaya. Sabi ko, noon pa naman, nakikita ko na yan si Himalaya. Ang sabi ni Donnie, ano, ni RTD, nag-message siya kay Buburam, which is pinasa sa akin, hihintayin na lang natin pag alis ni Himalaya, kasi siya yun, at lang, hindi makapag-vlog si Bubu, si ano, si Apoy Tapang. So, ginamit na naman niya na rason, excuse, si Himalaya na nandun raw. Kumbaga, distraction ni Boy Tapang at hindi makapag-vlog na maipromote yung channel ko. So, before pala nun, sabi pa ni RTD sa akin, huwag kang mag-alala sir dahil hihingian kita ng greetings tungkol sa, yung kasi birthday ko kasi yun eh. Yun nga, dumating din yung greetings na happy birthday, ganun. So, pero hindi talaga yun yung point doon sa pera na yun, kung purpose sa pera na pinadala ko. Which is, i-promote talaga yung maayos na promosyon, lagay yung link, i-flex talaga na ganun. So, si RTD PH talaga, naloko talaga ako noon, yung time. Mag-New Year na yun. Kaya, minessage ko ulit si, ano, si Buburam. Tapos, ang sabi pa naman niya kay Buburam, pakisabi kay sir na huwag mag-alala kasi I will take the full responsibility na i-refund yung account na yon. So, what happened to RTDPH after sa message na yon, na-disappear talaga siya. Hindi na nagre-reply. Message ako ng message, hindi talaga siya. Kumbaga, bastos na doon. Bastos na siyang kausap. Nung hindi pa niya ako yung message. May video call ng mga kagadget, ano? Nakikita nyo rito. So, what happened to RTDPH after sa message na yon, na-disappear talaga siya. Hindi na nagre-reply. Message ako ng message. So, yun, mga kagadget, pansin ninyo, may video, may audio call. Oh. So, imposible hindi siya talaga to. Hindi talaga siya. Kumbaga, bastos na doon. Bastos na siyang kausap. Nung hindi pa niya hawak yung pera, message siya ng message, message siya ng message. Hanggang sa nahawakan na yung pera, ano talaga, dun ko na naano na scam siguro to. Kaya, siyempre, Pasko din yun. Naisip ko, baka nagipit lang sa pera. Una-una, walang panghanda, pang Pasko, o kaya pang New Year. So, kinonsider ko na lang na, bahala na. Parang pinag-sadyos ko na lang yung ano na yun eh. Pero yung pumutok na yung balita na ang dami nang nagsilabasa na small YouTuber, doon na rin ako naglakas ng loob ngayon na magsasalita talaga tungkol RTDPH o Rolando Tanjula Jr. Ang dami pa nga niyang pakilala sa akin eh, si RTD. Sabi niya, sir, pamangkin ako ni Louis Tan, yung General Rao. Tapos yung tatay ko, sir, retired colonel. Sa ako naman, naniniwala niya ako kasi pag military kasi, katulad ko, isang law enforcement, magaan yung loob namin sa isa't isa kasi Blue Lives Matter, mga ganon, dito sa US. So, nagsusupport din ako sa Pilipinas, sa mga holster ng mga
Philippine Army o Philippine National Police. So, naniwala ako talaga noon. Sabi niya, meron akong mga pinsan. Ilalagay ko yan sa, ano, sa description, sa ano dito. Ipiplex ko yan yung mga sinasabi niya. Apat yata yung tatlo. So, yan, mga pinsan ko yan, taga Cebu, ganun. Nagbibiro pa nga ako sa kanya nun eh. Baka meron kang arsenal dyan, makabili naman ng baril. Kasi, dito sa US, mahilig talaga ako sa mga baril. So, yun, nag-comment ako sa kanya kasi hindi nakabili kasi ako ng baril doon. Kaso, danaw mate, sabi ko sa kanya. Isasabihin ko na to dahil baka gamitin niyang paraan na tawag nito, bubuelta sa akin. Ano. Kasi isa yun sa mga sinabi ko doon na dati nakabili ako mga ganun. Pero hindi naman yun ano, issue eh. Matagal na yun na panahon. So, ang ano talaga, ang issue talaga, yung pangluloko ni RTDPH sa mga OFW. Bakit OFW yung ano niya, binibiktima? Unang-una po sa lahat, yung OFW nasa malayo. Tapos, small YouTuber, nag-uumpisa. So, gusto talaga ma-meet yung 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, mga ganon. So, nakilala si RTD dahil kay Japper Sniper na flex kay Boy Tapang. Kaya, yung mga tao, maniniwala talaga sa kanya. Pangalawa, magaling magsalita si RTD PH. Kumbaga, makuha na yung ano mo ba, yung loob. Tapos, yung boses, napaka-soft lang talaga. Ngayon lang ako nagulat eh, puno pala ng ano, yung mga pampa, ano ba yan, tawag nun? Yung katulad kay Maddy Katigbak, tinaano niya, dinadown niya, below the belt na talaga yun, yung tuturuin. So, hindi issue si Maddy Katigbak ito, sinabi ko lang sa ano na akala ko, soft yung boses niya na ganun na tao, hindi pala, masamang tao pala. So, ang nangyari nun, nung time na yon, naghintay pa rin talaga ako hanggang si Boboram. Parang nainis din ako kay Boboram nung time na yon. Sabi ni Boboram, "Sir, nag-apologize naman siya. Apologize naman siya ano si Boboram sa akin. Bossing, sorry talaga na ganoon." Sabi ko, nung nag-sorry na si Boboram, medyo gumaan yung loob ko kasi siyempre nagpa tunay na lalaki dahil nag-sorry na ganoon yung nangyari. Nangyari na rin eh. So, kinonsider ko na talaga na parang baka nag-ipit lang si RTD. Nung naglabas na talaga lahat, doon ko na ano, namodos talaga. Doon ako nagising na kailangan ko magsalita. Unang-una, kapag hindi ako magsasalita, ilan pang mga OFW ang mabibigay oh, tama kayo, sir. Niya. Tama kayo, sir. Kasi kung iisipin nyo, kung hindi nyo sasabihin yan at hindi nyo ilalabas ang video na yan about sa ginawa sa inyo ni RTD, siguro dadami pa yan. Baka sama-sama na kayo sa tulpo niyan. 'Di ba? Saka hindi na biro kasi yung mga hinihingin pera. Una, 4,000. So ngayon sa inyo is 23K. Baka laki noon. 300 tama ba? 23K. Sa mga ganong price, napakalaking ano, mahirap nang kitain 'yon sa ngayon. Maraming nagsasabi din na yung anak na RTD, dapat kaawaan raw din natin. Ni mismo nga si RTD, ginagamit niya yung anak niya sa mga katarantaduhan niya dito sa YouTube. Wala nga siyang respeto sa anak niya, sa magulang niya, mismong sa sarili niya. So, kung kaawaan natin yun, hindi nga siya naawa sa anak niya eh. Mas maawa tayo. O dito, no, sir, no, may tama naman kayo kasi alam ko, inaral niya sa bata. Sana pagdating dito, labas na lang yung bata. Kasi, iba yun eh. Sana hindi nyo na binanggit yung bata. Yung ano niya sa bata. Kasi, iba kasi pagka nai-involve dito yung bata. Kung sino man lang yung dapat na pasaringan mo, yun na lang. Huwag na lang yung bata. Kasi, labas ang bata talaga sa community natin. Yun po. Sa mga kababayan nating OFW na may mga pamilya din na nagtatrabaho sa ibang bansa, nagpapakapagod para masuportahan yung pamilya nila, tapos lolokohin lang ni RTDPH. RTDPH, napaka ano mo, napaka gahaman mo, sobrang greedy mo talaga, napaka sama mo. Hindi ko talaga akalain na ganun ang mangyayari sa akin. Dito no, kay Sir Things to Know, kung matatandaan nyo pa ako, isa ako sa mga
na-flex nyo or na-flex na napasama sa inyong angat program noon, no? So, hindi ko alam kung ganun pa rin yung ginagawa niya ngayon, ano? So, napakabuti nitong tao, ewan kung paano nagawa ni Arcadio Rita. Nagtanong pa kasi siya sa akin eh, ano bang work mo sa US, sir? Nagpakilala talaga ako sa kanya, isa akong polis dito sa US. At ito, nagtrabaho ako sa hospitality din, which is hotel and restaurant with casino. Pinaliwanag ko sa kanya yun, yung trabaho ko rin. Inanungan niya eh, parang tinik advantage niya. Pero natatandaan ko rin, mga ano yon, second week of December, bago pa lang yung hindi pa dumating yung December 20, yung ultimatum time na makuha ko yung 20,000 subscriber from Boy Tapang na sinasabi niya ipopromote ako. Si RTDPH naman, nagbenta sa akin ng isang YouTube channel na meron na raw 2,000 revenue, $2,000 revenue, which is ibibenta niya ng 120,000 pesos. So, sinabihan ko siya, paano mangyayari yon? Which is number one, yung email ng tao na yon, personal na yon. Pangalawa, yung bank account no na naka-connect doon sa AdSense. Sabi pa ni RTD noon, ay ganun ba yon, sir? Parang hindi niya ako naisahan eh. Plan 2 niya yon na doblihan pa talaga ako. Tsaka ang laki noon, 120,000 ibibenta yung YouTube channel na may 2,000 revenue. Meron ako screenshot noon, lalagay ko rin din dito. Makikita nyo, lahat ng laki, hindi niya gumasto, sir. Why? Nagbibili siya ng account, sir, na 20k sub, mahigit. All organic viewers, may revenue, sir. Libo, gawin niya na lang, sir, i-private lahat ng videos na mabili niya. Tapos, change name niya, complete details, sir. Ang beta niya sa katumbas lang ng Reddit, no bank nakalagay detail sa Google, pwede po ma-change niya. Sabi ni RTDPH na wala yung issue, solid supporters RTDPH. Kung gusto niyo malaman yung katotohanan, yung mga inudulo nyo na si RTDPH, i-hashtag nyo tong video na to, hashtag Rafi Tolpo in action, para liwanagan kayo talaga kung ano yung nangyayari talaga. Kasi sa RTDPH, magaling magsalita. Lahat kayo dyan, napapaniwala talaga niya. Napakagaling. Ako nga mismo eh, nainsulto nga ako eh. Dahil nagsabi ako sa kanya, yung trabaho ko, ganun. Tapos, yun pala, biktima ako niya. Diba? Nakaka-insulto talaga. Ito, hindi na ano to. Nakaka-insulto. Binig na biro talaga America. Yung ginagawa ni RTDPH. Walang respeto na sa sarili, magulang niya. Hindi talaga niya ano talaga, yung purpose talaga niya is mamera, manloko. RTDPH, kung gusto mong maranyang buhay, magtrabaho ka ng maayos, ang laki ng katawan mo. Binubuhay ka ng OFW, maya ka naman sa sarili mo. Tumatanda kang paurong. Sana mapanood mo tong video na to, RTDPH. Sana mapanood mo tong video na to. Kasi para, gusto ko rin mag-comment ka eh. Madi ka tigpa kung tinitira mo eh. Sagutin mo yung kay Ella. Una sir. Tama. Kay Madam Dahlia Morphy. Tama. Sa akin. Kay Sir Payne. Ano po yan? Sino pa ba iba? Kay Ma'am Sitang. Oh. RTDPH, marami pa. Ma'am Sitang? Marami ka pang nabibiktima, RTDPH. Marami pang puputok. Hintayin na lang natin yung mga sinasabi mong tito mo, general, tutulong ba sa'yo? Kung ako ang general, pamangkin ko na gumagawa ng katarantaduhan, hindi ko itutolerate yan. Tama. Ginusto mo, magdusa ka. Tama sir, tama. Dapat hindi tinatolerate yung mga gentong tao. Bago mapahamak yung pagkatao ko, ganun yun sa military. Sinabi mo pa, siman ka. Siman loloko ka talaga. Ang dami mo na biktima. Puta. Siman loloko pala pa si Ate. May nag-message sa akin, RTD, na pa-famous ka pa. Charity. Pero sariling ano mo, anak, hindi mo masustentuhan.
magtino ka RTD ha, magtino ka. Nagkamali ka ng binangga. Kung mga yung iba, yes, na mahihirap ba? Na. Thank you, bro. OFW lang, ano bangga mo? Do not consider me RTD na OFW. Residente ako dito sa United States. Hindi ko yung pinagmamalaki. Nako, yari ka RTD. Sakit nito sa'yo. Ito lang, maliwanagan ka na hindi ako OFW na biniktima mo. Yun lang ang malas mo. Dahil nagkamali ka ng binangga. Sa lahat pong mga OFW na nabiktima ni Rolando Tan Jola Jr. o RTDPH sa larangan ng YouTube, lumabas po kayo, huwag kayong matakot. Ito na po yung nakakatakot, no? Mr. Things to Know na ang humihikayat at nagsasabi na yung mga lahat ng naloko nitong si RTDPH Kanyo is lumabas na at mukhang nako po. Mga makakarating yata to kay Tulpo ah. Sama-sama po tayong patahimikin tong tao na to. Kasi pag hindi tututuldukan tong tao na to, marami pang mabibiktima. Marami pang OFW talaga na mabibiktima sa tao na to. Very professional. Akalain mo nga, pulis ako, na biktima pa talaga niya. Wala talaga nga respeto to. Wala nang respeto sa sarili niya eh, pati magulang niya eh. Sa ginawa niya. So embarrassing, kung anak lang kita RTD, o kaya kapatid, nako, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Oh, kasi RTD. Kasi ano, mga kagadget, iba po kasi yung magdisiplinal ang mga nasa military personnel. Oh, iba po 'yan. PH, napaka-astig mo. Dito ka pa talaga sa ano, sa social media naglaro. Hindi mo ba alam, social media nga eh. Napakabilis ng pagkalat, RTD. Mahiya ka sa makamag-anak ng asawa mo. A live-in partner pala, mahiya ka. Sa kamag-anak ng live-in partner mo, sa mga magulang mo, sa mga pinsan mo. Nadawit mo yung apelido mo, Jola at saka Tan. Tapos manloloko ka ng mga OFW. Ang kupal mo naman, para ganun. Pinatapakan mo kami yung OFW. Yun nga yung iba eh, malalaking channel. May respeto nga eh. Mas mainam pang makipag-usap sa mga taong maledukado. Yung walang natapos. Kasi may respeto pa kaysa sa iyo. Nakatapos pala ng pag-aaral sa RTD. Ay kaya, kaya magaling. Grabe ka RTD PH. Lahat ng kasamaan mo may hangganan. Hindi nagtatagumpay yan RTD PH, tandaan mo. Wala kang lusot ngayon dahil ang dami talagang nagreklamo sa iyo. Isa na ako doon RTD PH. Saka yun pa lang nag-receive ng pera sa pinadala ko, RTDPH. Nako, tinamay mo pa talaga yung live-in partner mo. Dapat pinadiretso mo na lang sana sa pangalan mo eh. Ngayon, paano mo yan lilinisin, RTDPH? Patay. Madel Bueno Arnaiz. Nandun. Tsaka merong nag-commit pala kay Madam Ella Cornacer na uy, nakapost yung bank account doon tsaka yung cellphone number. RTDPH. Yung nag-comment doon, ikaw lang din yun. Sinasabing pwedeng kasuhan. Sige, nang mapadali mo yung ano, mapadali yung hatol sa'yo. May karapatan si Madam Ayla na ipos yun. Dahil meron siyang probable cause, reasonable suspicion, dahil biktima siya ng mga pangluloko mo. Tama, pagagaling mo, RTDPH. Walang kalaban-laban yung mga OFW sa'yo kasi nasa malayo sila. Kaya yun ang modus mo, no? Real talk tayo, mga best friend. Ka-best friend. Real talk daw. Real talk talaga. Mag-real talk ka na, RTD. Hindi yung puro kasinungalingan mo. Real talk. Tumahimik ka. Para ka namang kung sino. Magsabi na, ginagamit lang yung pangalan ko dahil gusto lang ng views. 25,000 subscriber? Hindi nga nagsasalita. Pero yung mga, yung kung sasabihin niya ng ganon, ginagamit yung pangalan niya, tama si sir, almost 25 subscribers ka lang. Kung titira na lang din ng ang mga to, eh yung mas mataas na subscribers sa'yo, yung mga 1 million na para diretso ang atagad. Kita mo si Makagago, di ba? Ito po, ay ano lang po to, example lang po. Kita mo si Makagago,
Umangat siya kasi tinira niya malaking tao, Francis M. Sino pa ba mga tinira niya? Mga sikat na vlogger, laptop artist, o di ba? Ngayon, kung sasabihin mo na ginagamit yung pangalan mo para sa views, nagkakamali ka, sir, kasi hindi pa naman ganun kalaki yung subscribers mo. Hindi ka pa million, hindi ka pa nga sikat, ang yabang mo na. Scammer pa. Keep it. Joke lang. Boy Tapang, Japper Sniper, napakahambo ng mga tao na yun. Yun, yun talaga, mga kagadget, no? Si Boy Tapang, si Japper Sniper, sino ba ba? Yung mga ibang Bukana vloggers na paangat na din, napakatahimik ng mga yan. Hindi nyo makakitaan ng yabang o anumang humble sa humble o anumang kayabangan sa katawan. Nananatiling yung mga paa niyan nasa lupa, mga kagadget. Ganon, ganon ko i-describe sila, Boss Japper, kasi na-meet ko na sila personally. Yung pag-welcome nila sa'yo is parang akala mo parang kamag-anak ka na, kaibigan ka na. So, dito sa'yo, RTD, ewan ko sa'yo, kasi parang ilan na to sa mga video. Meron pa akong ibang video na i-review about din sa mga nagawa mo, no? So, sana kung hindi ito aabot sa 20 o 10 katao, pag ito nagsama-sama at pinarapi tulpo ka, nako, malaki-laki babayaran mo. Ikaw pa kaya? Nako, i-try mo i-evaluate. Tsaka, lalo na to si Things to Know. Hindi ito basta-bastang ano lang, normal na katulad natin na mamamayan lang. May ano to, may connection to sa taas dahil police America to. Once na pumunta dito at umuwi at aasikasuhin ka lang about dun sa kaso mo, is mapapabilis to. Pera-pera ang labanan dito pag nagkataon. Dito mauubusan ka kasi tatakbo yung kaso. Hindi mo pwedeng sabihin na pati yung pagaganto i-vlog mo. May mga limitation tayo pagdating sa ganito. So, dapat umpisa pa lang, no? Umpisa pa lang na ginagawa mo. Pinag-isipan mo to 100 times. Unang-una, mahiya ka naman dun sa nag-promote sa'yo. Na-promote ka, nabigyan ka ng malaking subscribers. Anong ginawa mo? Sinamantala mo yung dami ng subscribers na binigay sa'yo. Na hindi naman lihiti mong ikaw ang nagkabig ng mga subscribers nun. Pin-lex ka lang, pin-remote ka lang. Kaya ka nagka-subscribers. Yung pinuhunan mo ba na 10,000 is kailangan mo ba ang singilin yun? Ha? Bumabawi ka ba dahil dumaan ka rin sa gantong aspect? Sa gantong yun nga, gaya na nga sinabi mo na naloko ka din. Ibig sabihin ba gumaganti ka? Sana naman huwag mong gantihan yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga small YouTubers natin. Sa halip na tulungan natin siya, huwag na natin pirahan. Ganun lang po yun. Kung makakapagbigay man sila ng bukal sa kalooban, dapat nating tandaan kung ano yung naibigay nila, suklian din natin kung ano yung nabitawan nating mga salita. Na kasi nga, tutulungan mo daw siya, ganito ganyan. Dapat pinanghawakan mo yun, tinuloy mo yun. Kaso dito, gumamit ka pa ng ibang tao. So, papasok pa dito sa Boy Tapang. So, ibig sabihin, marami, may involved na yan, dalawang tao dito sa ginawa mo. Yung situation, RTD, balance mo. Napakahangin mo kasi. Napakahangin mo. Kailangan mo na i-deflate talaga. Dapat binalansin niya muna. Dapat, ako nga eh, kung kunwari, ako titirahin ako ng titirahin ng mga basher. Walang problema sa akin kung ano sabihin niyo sa akin. Hindi naman totoo eh, para sa akin. Hindi ko naman ginawa eh. Kaso pumutok ka eh. Kumbaga ikaw yung mismong nagbuladas ng mga salita na binabato mo kasi binabatuhan ka. Kasi nanonood ako sa mga video ni Boss Wasalak eh. Wala naman akong nakikita kahit sa live stream niya. Wala akong napapansin, wala akong nakikita na itong taon to pinapatamaan ka. So, hindi ko alam kung saan ang gagaling yung mga hugot mo dun sa mga video mo na ibinabato dito kay Madi Wasalak, no? So, maghahanap tayo kung ano yung merong video na makakapagpatunay about dito sa binabato ni RTD kay Wasalak, no? Titignan natin, hihimayin natin kung totoo man ito o hindi.
So, Tot, panoorin pa natin to at mahigit isang oras itong, isang oras itong video ni Things to Know. Yun, naabot to sa time po. Sorry na lang. Naku, sad po to say, yun, comes from your word, damage has been done. Ang taas ng pride mo, diba? Sabi mo pa na, I'm not gonna apologize. Tumahimik ka. Para kang kung sinong ano. Tao sa pagsabi niya na ano, yung pagsabi niya, I'm not apologize. Para sa akin, dapat ngayon pa lang sabihin niya na ang totoo. Mag-apologize na lang siya or ibabalik niya yung mga perang nakuha niya. Kung totoo man na talagang may nakuha siyang pera o na-involve. O yung gaya ng sinabi niya na dami account yung mga nanlulok. Pero imposible. May pangalan po eh. Hindi niya pwedeng sabihin, hindi ako yan. Paano magiging hindi ikaw yan? Bank account mo. Doon pa lang, pasok ka na. Diba? So, doon nga pala, ano, shoutout nga pala doon kay Sir Mario, no? Pasensya na po kayo kung nagalit kayo sa post ko about kay RTD. Supporters man kayo ni RTD. Pero sana po, hinimay nyo muna yung video ko. Kasi, kung supporters po kayo ng Soward, ni Sir Japper, kaisa nyo po ako. Soward supporters din po ako. At ako din po yung gumagawa ng mga gadget nila, Sir Japper Sniper. Hindi po sila pasok dito. Salamat din po pala doon sa pagpapaalala na itong si Kupal na RTD na ito is hindi pala siya isang Bukana Vloggers or hindi siya hawak ng Soward Family. Isa pala itong small YouTuber dati na nagpa-promote lang doon sa Bukana, no? So doon, pasensya na po doon sa mga napitawan ko na yun. Ang akala ko po kasi is dahil lagi silang kasama noon sa mga video, is isa na siya sa mga Bukana Vloggers. Tsaka, kumbaga may mga pinagsamahan na sila kasi doon. So dito po, humihingi po ako ng paumanhin sa iyo, Sir Mario, dahil nag-unsubscribe ka sa akin. Tinatanggap ko po ng maluwag sa kalooban ko yung desisyon nyo. At hindi po ako nandito para magalit sa inyo, bagkus nire-respeto ko po ang desisyon nyo na mag-unsubscribe sa channel ko. So dito, nagbibigay lang ako ng reaction about sa mga nangyayari, dahil nga unang-una ang goal ko rito is itong mga taong pinakilala o pinromote ni Boss Japper na hindi man lang marunong mahiya doon sa taong nagbigay sa kanila ng maraming subscribers at viewers, no, mga gadget, no. Dito po mapasok kasi yung ano, yung Yes po. Apollo Jackson, OFW, binibiktima mo. Nagkamali ka dahil hindi ako OFW. Inanong mo ako, classified mo ako na OFW. Hindi ako OFW, RDD. Hello. Sobrang miss talaga kita. Nagtitimpi lang ako. Hindi kita mumurahin. Dahil mabait akong tao, hindi ako nagmumura. So yun, know, mga kagadget, no? Ito si Sir Things to Know. Napakabait niya pa rito. Pero yun mo kung sa iba-iba to, yung gento kalaking halaga na mawawala sa kanya, hindi lang ito ang aabutin ni RTD. Tutusin. Di ako katulad mo na maledukado, ma-pride, parang kung sino sa sarili, mataas na yung lipad, hindi na marunong tumanaw ng utang na loob. Sa pa doon, siniraan mo pa si Japper Sniper. Ano sabi mo sa akin noon? Sir, nagbago na sila, sir. Ayan o. Ako asultihan ng manglikaw. Pasa tao ang butanding. Nag-vlog na ang magbayad. Basin sponsoran siya na 20k white money. Bisaya ni mga babayi taga-ila Japper Dipulog. Gusto istoryahan si Japper Unta kato last time kaso na ana si Madi na nagat bag og pa nag-end life kabuing. Si Japper is marami na nagbago. Grabe, iniidolo ko yan dati. Ngayon, nagbago na para sa akin lang. Sir, ewan ko ba? Kaso, ala naman yun. Pinsan na nila. Diato. Prangka lang to. So, ito, no, mga gadget, ang nakaka-bad trip pa nito is nadamay pa rito si Sir Japper. No?
Kundi ba naman lukdo ka ng kagaguhan to eh, si RTD na to. Upal talaga eh, upal ang ugali. Pagtapos kang tulungan ng tao, meron ka palang kaplastika na dala-dala. Kumbaga, meron kang demon side, ha, RTD. Ang laki sa'yo nang naitulong na tao, tapos gaganituhin mo, kaplastikin mo. Patalikod ka pa ng tumira, tarantado ka. Kasi akala ko, nandun ka pa kasi magpapapromote din ako doon. Kaya nga ako umalis sa kanila, sir, eh, dahil ang daming nagbago. Mati ka, take back. Bumaba na yung views doon, sir. Yan o. Nasahod lang, nakasahod lang ng milyon, nag-iba na. Eh, di ba nila alam na kasikatan nila is dahil sa mga sponsor. Tapos sa banda. Nakakadismaya basahin yung mga sinasabi dito ni ano ni tawag dito ni RTD, no? So sayang RTD, sayang. Isa ka sa mga nabigyan ng tulong ni Sir Japper, ano? Pero anong ginawa mo? Gento ba? Pag nakapagwala ka sa paligid nila, kung ano-ano ng mga masasamang salita ang binabanggit mo, no, RTD? So, nakakahiya ka, bro. Hindi ka lalaki. Hindi ka lalaki sa ginagawa mo. Isipin mo yung mga tulong na ginawa sa'yo. Di ba? Ala. Kaya nga lang nakakuha ka ng 200 views eh. 200,000 views dahil kay Maddy Katigbak yung in-interview mo siya. Bago ka kasi magsalita, RTDPH, i-evaluate mo muna. Napakaano mo kasi eh, bitiw ka ng bitiw ng salita. Eh yun tuloy, napapahama ka. Hindi ka kasi yung isang tao ano eh. Maledukado kasi yung ano mo eh, angas mo eh. Yung ibang tao nga, maganda yung estado ng buhay, napaka-humble, napaka-very respectful. Ikaw pa kaya? Magpakatotoo ka. Kung wala ka at gusto mong magkaroon, kausapin mo maayos yung tao. Kung nagkasala ka, tingin ko dito, nakikita ko rito kay RTD, masyadong inggitero. Gustong sumabay sa alon pero hindi niya kayang sumabay sa alon ng hindi gumagamit ng taktika. Kung baba ka, manghingi ka ng tawad, maintindihan ng tao yon. Tao lang tayo, RTD PH. Para nga sa akin, the word sorry is enough for everybody. Tama po yan, sir. Isa po talaga kayong American soldiers. Kasi karamihan po ng American soldiers ganyan. Yung isip. Alaman. Hindi kasi ikaw yung taong ano eh. Ma-pride ka kasi eh. Yung pride mo ngayon, dinala ka. Oo, mga ka-gadget. No? Minsan kasi, pag sa sobrang pride, kahit sino po rom, kay sino sa atin may mga gentong ano no, ma-pride masyado. Sa akin kahit ako minsan talagang may ganong aspect ako na pag yung alam ko talaga yun eh. Ba't ko ibababa yung pride ko. Ano? Pero kung mag-isa ka na lang at naiisip mo bigla nag-flashback sa iyo. Naiisip mo oh, ano mali nga pala ako sa sinabi ko, mali pala yung gentong bagay. Minsan kasi yung pride yung nagdadala sa atin ng galit. Pagka inuna natin yung pride natin, doon na nagkakagulo ang lahat. Ngayon sa kakahiyan mo. Basta, good luck na lang sa'yo, RTDPH. Ako ay, ngayon lang ako nagbablog ng ganito, nakaharap sa camera. Hindi ako talaga sanay kasi kung sino man nakapanood ng ano na to, video, titingnan niyo yung content ko, iba talaga. Puro lang mga aerial show kung live stream ako. Meron akong kasama doon, hindi ako nag-iisa. So, nagawa ko lang talaga to, naglakas loob lang talaga ako dahil para matuldukan doon si RTDPH. Sumasobra na talaga eh. Akala niya parang kung sino na ano, malaking YouTuber, ginagamit pangalan raw niya, views. Wala kaming pakialam sa views mo. Wala kaming pakialam sa views. Tsaka hindi ka famous. Tama, naging sir. Famous ka lang ngayon dahil sa issue mo. Ngayon, sagutin mo kasi gusto mo palang maging famous. Ayun, RTD, paano mo sasagutin yan? Ang dami namin. Sagutin mo na. Habang may pagkakataon pa.
habang may pagkakataon pa RTD. Kasi itong video na to, RTD, lawak ng papupuntahan ng video na to. Hindi ko kailangan yung ano talaga, mag-vlog ng ganito, magsalita ng ano sa harap, dahil hindi talaga ako sanay RTD. Napilitan ako na mag-vlog, nag-ano talaga ako na magsalita, ito yung pinapractice ko dahil sa'yo. Dahil sa ginawa mo, ang panluloko sa akin. Gusto ko lang linawin sa buong YouTube na kung sino ka. Yung mga supporters mo, hindi ako kilala nila. Kung gusto nyo, i-hashtag nyo yung Rafi Tulfo in action para hubaran nyo si RTDPH, yung inoidolo nyo, kung sino talaga siya. Malalaman nyo, lahat ng nandito sa ano video na to, naka-flex lahat ng mga ebidensya. Kaya walang kawala to si RTDPH kahit saan. Pasok ka RTDPH. Pasok na pasok ka sa test naming mga OFW. Real talk yan, RTDPH. Real talk. Silawak pa naman ang OFW. Well, damage has been done. Mga tawa ka RTD. Tawa ka lang ng tawa. Matanda kang pakurong. Napakalaki ng kasalanan mo sa akin, RTD. Pinaasa mo ako. Sa halip na yung pera na yun, mapunta sa tamang tao na matutulungan, binulsan mo. Grabe ka, RTD. Ano pang gusto mong kunin, RTD? Trono ni Satanas? Grabe ka. Tawa ko sa'yo dun, Sarah. Trono ni Satanas ang mga. Ano, RTD, ah. Sige, mag-enjoy ka lang, RTD. Yung tawa-tawa mo, may hangganan din na yan, RTD. May hangganan. Hindi lahat ng panahon, RTD, sa'yo. Tama. Hindi lahat ng panahon. Tama. Kasi bilog ang mundo, eh. Mga mag-anak ni RTDPH at sa asawa niya na nanonood sa video na to. Yung tao na po yan, si Rolando Tanjula Jr., ay isa pong manluloko dito sa social media, scammer po. Mga biktima niya, mga OFW. So ito, hindi babansagan to ni Sir Things to know kung hindi ito legit na naloko siya. So, sa bibig na mismo na sabi ni Things to know na itong si RTD ay scammer. Scammer ka, boy. Yan o, may lumabas na o. Padalawa na to. Kaya yung mga tao na sa ibang bansa na nakatira katulad ko. Ganyan yan si RTDPH. Biglang angat, no? Biglang nagkakapera. Akala nyo galing sa YouTube na maayos na pamamaraan. Gusto mo nang maranyang buhay, RTD. Magtrabaho ka. Ang laki ng katawan mo, eh. Wala kang inatupag kundi manloko, eh. Mang scam ng mga OFW, eh. Grabe ka, RTD. Yung pride mo ngayon, kainin mo. Yung pride mo ngayon, kainin mo. Minsan lang ako magsalita, RTD, pero nako, ba't pa kasi ako pinili mo, eh? Sa daming mga YouTuber, ako pa talaga may nalanghiya mo. Sir, mapera ka daw. Tahimik lang ako, tahimik ko. Sir, ano, sir, thanks to know. Mayaman ka naman daw kasi, eh. Laki daw ng sahod mo, kaya ikaw naisipan niyang kuhaan. Lang yung content ng YouTube ko, tapos bigla mo akong binulabog. Ngayon, famous ka na, RTD, di ba yung gusto mo? Magiging famous. Gusto mong maging katulad ni mas mataas pa kay Japper Sniper o kaya Boy Tapang, di ba? Tinitira mo si Maddie Katigbak. Meron kang sariling issue, sagutin mo. Maddie Katigbak. Tama. May time ka doon, di ka wala kang time mag-reply sa akin. Mag-message sa akin tungkol sa issue mo. Issue natin na yung pera na kinuha mo. Alam mo, RTDPH, magmamadali ka kasi sa buhay na umangat, eh. Na wala sa proseso, eh. Kaya, lahat naman ang magmamadali, RTD, na disgrasya. Isa pa, RTDPH, pag meron ka ng... Sabi nga nila, kung magmamadali kang umangat, at kung hindi ka sasabay sa flow ng buhay mo at yung ginamit mong paraan is hindi magandang paraan, ang kababagsakan mo nun sa baba, ground, di ba? Parang ganito lang yan, eh. Umakyat ka sa pinakamataas na building, tumungtong ka dun sa hindi tamang pagtungtungan na malapit na palang bumigay,
ganon kabilis ang bagsak mo pababa. Ganito yung nangyayari na sa'yo ngayon, RTD. Family emergency. Yung may sakit yung mga, yung anak mo o kung sino man sa pamilya mo, manghihingi ka ng tulong. Wala nang lalapit na OFW sa'yo na tutulong. Bakit? Sinira mo na eh. Sinayang mo yung pagkakataon na nandito sila. Kung inayos mo lang sana yung ano eh, yung pamamalakad mo eh, hindi yung... Ako, kung tutusin ang pagtulong kasi, nito lang nauso na yan eh, na kailangan pang i-video, ganito ganyan. Dito na lang yan sa YouTube community nung nag-trending. Kasi dati naman talaga ang YouTube, walang bayad yan pag nag-upload ka. Kahit noon may ads na yan, walang bayad talaga ang YouTube. Nito lang yan nung nagsimula kay sa Pinoy. Pinoy yun eh, yung namatay na Pilipino na nag-trending noon. Sa kanila nagsimula to eh. Tapos nasundan na ng iba, nilakong, tapos yung ibang mga vlogger na sikat na ngayon. So yun, doon nagsimula tong mga gentong ano, yung nagkaroon ng bayad sa YouTube. So ngayon, nagsipasukan na yung mga ibang video na pagtulong, ganyan, nakailangan pang video. Nagsimula kasi ito sa, mahirap nang banggitin. Hindi mo na, pag tumulong ka sa kapwa mo, hindi mo na kailangan videoan yan. So, yung ibang vlogger, kaya sila nagbibideo, paliwanag ko din po. Dahil, unang-una, gusto nilang ipakita dun sa nag-sponsor sa kanila na yung pera na binibigay nyo is nakakarating sa tamang pupuntahan. So, yun yung point kung bakit sila nagbibideo. So, at dito naman kay, ano, kay Kupal, kay RTDPH, sana, nag-isip ka. Andong ka na oh. Umaganong-ganong ka na. Hindi ka na lumilipad oh. Palipad-lipad ka na. Binalian mo pa yung pakpak mo. Diyos ko naman. Iyo. Tapos eto, Police America pa. Ay. Nakakadismaya ka bro. Hindi yung gagawa ka ng kwento na ano eh. Magkakapera ka lang. Ini-scam mo yung mga tao. Grabe ka, RTDPH ha. Sumusobra ka na. Tatawa-tawa ka lang. Sige, tumawa ka hangga't gusto mo. Mag-enjoy ka. Tapos, baka pag umiyak ka, sasabihin mong tears of joy. Real talk tayo ha. Damage has been done already. Ikaw na yung may sabi doon, RTDPH. Grabe ka. I am the man with the word. Nako, maniwala ako sa'yo. Sa daming atraso mo sa mga OFW. Huwag kang puro madi-madi. I-straighten mo ako. I-straighten mo si Madam Sintang, yung mga taong nag-reflex sa'yo ngayon. Ma-review ko nga rin yung kay Madam Sintang. RTD. Mga ka-gadget. Yan ang gusto mo eh. Ginusto mo yun eh. Napakatahimik ng ano. Ang sarap kayong mamuhay, RTD. Ang sarap ng buhay nang walang problema. Ikaw naghahanap ng problema eh. Napakasarap ng buhay nang walang iniisip ngayon. Puno yung utak mo ngayon. Iisip ka ngayon. Sinong lalapitan mo? Mga OFW na kilala mo bago lang. Sa mga OFW na nandyan pa kay RTDPH, huwag na kayong maniwala sa taong yan. Sinungaling yan, manluloko. Mapaglamang sa kapwa. Mapagsamantala. Kung binabaliw mo lang yung mga tao, katulad ko RTD, saan ni Madam Sintang, grabe. Napakaayos naming tao eh. Nakipagkaibigan sa'yo. Sinayang mo lang talaga. Ang dami mo sanang maayos na kaibigan, RTD. Kaso eh, inano mo eh. Minalanghiya mo eh. Napakaano mo kasi eh. Makasarili ba? Napakamakasarili mo. Si Idol Japper, ayun, sinirahan mo. Dami mong ano, dami mong atraso sa mga tao. Grabe, no? Pagkapos siyang tinulungan, meron pala siyang evil side. Japper Sniper? May, sa video niya, may paano-ano pa siya kaya, no? Pabango-bango. May pagka-plastic din tong kupal na to, eh. Nauurat ako rito kaya na kay RTD. Nagpag-vlog ka, pinagbibigyan. Nakaka-bad trip lang, no? Doon sa nireveal ni Sir Things to Know.
na caption ng chat nila about na nilabas niya tungkol kay Japper na lumaki ulo. Sabi ko, sir, sa totoo lang, si Boss Japper, hindi po lumaki ang ulo niyan. Sumusunod lang po yan sa rules ng Barangay Bukana. Ha? At saka kung talagang kilala mo at na-meet mo si Boss Japper, kasi pumunta ka na dun eh. Ibig sabihin yung pakikisama mo, may halong orokan. Alam mo yung orokan? Ha? Yun yung nilalagyan ng damit. Ha? Plastic yun. Ganun ka plastic. Visit ka. Pati si Boss Japper, dinadali mo pa. Patalikod mong sinisiraan. Hayop ka. Kanila, kung magka-vlog ka, pinopromote yung channel mo, sabi mo pa, magkasingilan. Yung namang dinala mong pera doon, hindi mo inaayos mo flex. Hindi naman sa'yo yung pera na yun. Sponsor din yun. Tapos ang nilabas mo doon, parang sa'yo. Nako, RTDPH. Kumita na yung style mo. Lalo na ngayon, RTD. Yun, mag-ano ka, mag-live. Para punta kami. O kaya mag-live ako, RTD. Akyat na kaya. Gusto mo umakyat, ayun, mag-comment ka lang down below. Hindi ka naka-hide sa amin. Hindi ka naka-hide, mag-comment ka dun sa ano. Magla-live ako para umakyat ka. Depensahan mo yung sarili mo. Tsaka kay ano, kay Madam Madel Bueno Arnaez. Yung nag-receive ng pera ko. Shout out sa iyo, Madam. Nadamay ka tuloy, Madam. Ewan ko lang kung nadamay o baka... Eto, ano rin eh. Ano rin ba yun, no? Pumayag na nagpagamit siya doon sa asawa niya. Napaka, ano, hina na kokoto. Kasi, imposible namang hindi mo alam yung pagdating ng pera sa bulsa ni RTDPH magkasama kayo, di ba? Tsaka ikaw pa talaga mismo nag-receive, Madam. Sayang. Ako pa napili talaga ninyong pag-tripan. Napaka, ano nyo? Napaka galing. Gusto niyo pala ng laro eh. Di sige, maglaro tayo. Galingan niyo lang talaga. Galingan niyo lang yung laro niyo, RTDPH. Yan ang sabi ko sa'yo. Hindi ako nag-aamon sa'yo, RTDPH. Nagsasabi lang ako nasa looban ko kasi hindi ako sanay sa ganito. Titira ng tao na ganun. I-humiliate. Hindi kita i-humiliate, RTD. Ikaw gumawa mismo ng sarili mong eksena. Ikaw yung nagpababa sa sarili mo. Kasi namimera ka eh. Nangluloko ka ng OFW eh. Kaya ngayon, andyan, sikat na sikat ka na, RTD. Makikita mo, RTDPH, manluloko kahit saan. Oh my God. Pag ako kahit merong isang reaction na gano'n na ako ang ano, hindi ako makatulog, RTD. Grabe, ang lakas ng ano mo. Lakas ng resistensya ng utak mo. Real talk na talaga. Resistensya talaga ng utak, boss. Ay, nako, RTDPH. Kung ako sa'yo, RTD, hindi pa huli lahat. Isa-isahin mo yung lahat. Binlock mo eh. Saisahin mo yung lahat, yung mga sinasagasaan mo. Magpakumbaba ka. Magsorry ka, pero ikaw naman yung tao talagang damage has been done eh. No. Hindi talaga magsusunod. Damager. Public apology. Damager, no boss. Damager kung tawagin. Tama na yun. Pagkaharap, magaling makisama. Pag nakataligod, balahura. Dahil ma-pride ka. Kung gusto mong habulin yung antas ng tao o kaya yung pamumuhay ng tao, magtrabaho ka ng maayos, malaki yung katawan mo. Mamuhay ka ng hindi nakaapak sa mga tao. Tama. Kung sagasaan yung OFW. Tama. Ako, RTD. Pag dumating sa punto, mapunta ka kay Rapitulpo. Good luck na lang talaga sa'yo. Ano mo ipapaliwanag yan sa dami-daming taong biniktima mo. Nako, RTD. Baka mapailan ka pa ng isang mong ano na bawsi. Yun, personal mo yun, RTD. Pero i-message siya kay Philip. Grabe ka pala, RTD, no? Lumabas tuloy yung mga baho mo dahil sa ginagawa mo. Pinapahiya mo yung sarili mo sa pamilya ng asawa mo, kaibigan mo,
kaklase mo nung high school, college, dati mo katrabaho, yung mga taong nakakilala sa'yo na mataas yung respeto. Ngayon, bumaba na yung moral na yun, RTD, dahil sa ginawa mo. Grabe ka. Grabe ka talaga. Hindi ko alam kung paano mo na ano yun, ang daming tao talaga na biktima mo. Diyos ko. Grabe ka, RTD. Ba't di ka kasi na magtrabaho ng maayos? Laki ng katawan mo. Maasa ka sa maluloko mo. Masarap kayang magpakain sa pamilya mo, RTD, nang galing sa pagod at pawis mo. Nararamdaman mo ba yung ganun, RTD? Ang sarap magbigay ng grasya, mag-share ng blessing sa ibang tao. Kapag galing yun sa pawis mo. Ikaw, sinasaktan mo yung mga damdamin ng OFW. Grabe ka. Hindi ka ano, hindi ka... Ewan ko ba? Tao ka naman sana. Ba't ganyan yung ugali mo? Mas matanda pa siguro ka kaysa sa akin. Hindi ka na dapat pagsabihan pa. Pero grabe yung ginawa mo, RTD, ha? Napaka-insulto talaga yan sa akin, RTD. Pwede ka namang mag-sorry sa akin nun, o kaya, oh, nagastos ko sir, kasi kailangan ganun-ganun. Hindi yung papaasahin mo ako. Naghintay ako matagal, ha. Dami mong time sa mga reaction video na yan. Sa akin, wala. Grabe ka, RTD. Anong klaseng tao ka? Ikaw yung gahaman sa ano, gahaman sa lahat. Ito pa. Ito pa, RTD, isa pa. Hindi ka na makakawala talaga sa mga ebidensya na to. Katulad ng pagdamay mo kay Madel Bueno Arnaez, which is yung live-in partner mo. Andito yung picture niya, profile ng Facebook niya. Tapos andyan ka ngayon, nakapangalan dyan. Nakapangalan, nasa dagat kayo, mag-ama naliligo. I-deny mo pa na ito yung sinasabi mong Madel Bueno Arnaez is admin ni Boy Tapang. Swapang mo na talaga kung makakalusot ka pa dito, RTD. Napaka-swapang mo. Ito talagang legit. Legit talaga to. Hindi na to biro. Hindi na to fake. Hindi na fake account to. Napaka-swapang mo. Ikaw na yung magaling kung makakalusot ka pa dyan, RTD. Di ka na makakaano, uy. Hindi kita bayo, uy. Inaanyayahan ko po yung mga nabiktima po ng tao na to, RTDPH, na manuloko sa social media. Lumabas din po kayo. Huwag kayong matakot. Small amount man o malaking amount man. Kailangan tong tao na to, turuan natin ng leksyon. Turuan talaga to ng leksyon dahil wala nang takot to eh. Pati nga ako eh, kinana ako nito eh. Turuan natin to ng leksyon. Nang madala na, nang wala nang iba pang OFW na mabiktima ng taong to. Sumusobra na kasi to eh. Niisip kasi niya, walang nagre-report. Walang pumapalag. Sa mga nakapanood ng video ko na to, i-share po natin to para wala na pong mabiktima pang OFW. Wala na pong mabiktima si Rolando Tanjola Jr. o kilala sa RTDPH dito sa YouTube. RTDPH, lahat po ng mga kasamaan mo may hangganan. Sa lahat ng mga nanonood dito, maraming salamat po. Pasensya na po kung putol-putol yung pagkakuha ko ng video. Kasi hindi po ako katulad na RTDPH na magaling talagang magsalita na tuloy-tuloy. Ako po ay nagpapasalamat sa pagpapanood ng video na to. At kung isa po kayo sa OFW, maaari man lang po i-share yung video na to para wala na pong mga biktima pang OFW na pumasok sa larangan ng YouTube. Mensahe ko sa iyo, RTDPH, dumating tayo sa punto na to dahil kagustuhan mo to. Napakatahimik ko. Napakatahimik ng mga taong sinasagasaan mo. Ikaw nagbigay ng issue na to, kaya good luck na lang sa iyo talaga, RTD. Gusto ko mang ipagpasa Diyos, pero ayaw ko.
dahil ayaw kong madamay yung anak mo. Yung anak mo hindi mo minahal ng respeto dahil kung mahal mo yung anak mo, hindi ka gumagawa ng ganito, RTD. Kung mahal mo yung pamilya mo, hindi ka gumagawa ng ganito. Tingnan lang natin kung yung Madel Bueno Arnaez, i-deny mo pa para mo na rin dininay mo yung buong pamilya mo, RTD. Napakagaling mo kasing magsalita. Maraming salamat, RTD, at natuto akong mag-ano ba to? Yung GoPro ko, hindi ko to ginamit na mag-vlog ako sa sarili ko ngayon. Nasa sayo kung sumagot ka. Pwede ako magparto. Good luck na lang sa'yo. Bye. Hindi pala bye. Del Bueno Arnaez, kung nakikinig ka man ngayon sa video na to, bibigyan kita ng pagkakataong magpapaliwanag sa sarili mo. Kung napag-utosan ka lang ba ni RTDPH o kayo pa talaga ang dalawa ay partner sa modus niyo na to, gawain niyo talaga itong dalawa. Kasi hindi kami natatakot sa'yo, RTDPH. Meron kaming pruweba na magpapatunay kahit binura mo na yung ka-best friend. Sinusundan kita, RTDPH, sa Facebook mo. Hindi ko na lang babanggitin. Malas din ang ano mo, admin ni Boy Tapang, yung Madel Bueno Arnaez na sinasabi mong admin. Nag-public pa talaga sa Facebook kaya nasundan kita. Daming hearts dun eh. Naliligo ko pa nga sa dagat eh. Sama anak mo eh. Kung mahal mo yung anak mo, RTDPH, itigil mo yung ginagawa mo. Isang araw, magising ka na lang. Kung tatawa-tawa ka, maayos yung pagkatulog mo. Tapos yung ibang OFW na nagsuffer sa ilang months na yun dahil sa ginawa mo, panahon na rin na para sa'yo na hindi ka makatulog. Uusigin ka ng konsensya mo, RTDPH. Uusigin ka ng konsensya mo. Huwag kang mag-alala, RTDP. Magiging ano na to, sir? Magkakaroon din mo ng karma yan sa mga ginagawa niyang ganito. May karma, may kakibat na karma po yan. Yun po yung mas nakakatakot, yung karma pag dumating sa buhay. It's, yung mga yung video na to, nakakarating to sa Escalante Negros Occidental. Albay, famous ka doon sa lugar ninyo, sa lugar ng asawa mo, buong ano, kay Sir Rapi Tolpo, baka makarating to. Baka naman, idol Rapi Tolpo, real talk tayo, itong taong to, puro nagsasabing real talk tayo. Sinungaling to, idol Rapi eh, kailangan na to ano eh, wala nang takot sa akin, idol Rapi. Sinabi ko sa kanyang polis ako sa Amerika. Pa-professional na scammer talaga tong tao na to. Kaya, Idol Rapi, ikaw nang bahala sa tao na to. Ma-pride kasi, mataas kaya sa iyong lipad eh. Ang taas kasi ng pangarap sa buhay eh, na hindi naman magtatrabaho ng marangal, maayos. Mamuhay ka ng maayos, RTD, nang naaayon sa kakayahan mong mamuhay. Hindi yung aapakan mo yung OFW. Guguluhin mo yung buhay ng may buhay na nahimik. Grabe ka, RTD. Parang kang ano, taong inggitin na gustong meron ito, meron ganyan. Tama. Na alam namang hindi kaya. Yun, sir. Pareho tayong naiisip mula pa nung first review ng about sa kanya. And then yung sa inyo at doon sa nagsabi sa mga nag message sa akin na about dito, yun nga, isa lang ang nakikita ko, gusto niyan lumakbay sa malayong lugar pero sa madaling paraan. Yun, kumbaga naiinggit siya, bakit si ganito angat sa akin, si ganon angat sa akin, eh kaya ko naman tapatan niya, kaya ko naman puntahan niya yung tugatog ng tagumpay nila. So, parang ganun yung nangyayari sa kanya. Masyadong mataas yung ambisyon niya sa buhay, pero hindi niya kayang gawin ng mabuti at maayos. Pipiliting abutin hanggang magkasala na sa ibang tao. Grabe ka, RTD. Ano mo ipaliwanag yan? Wala yung issue-issue na yun, tapos nag-live ka?
kailangan gusto lang ng views ng mga YouTuber. Hindi ah. Nanahimik kami, wala kaming pakialam, hindi kasikat. Para iano ka namin. Gamitin yung pangalan mo. Lumabas lang kami dahil sa kababuyan mo. Binaboy mo yung buong OFW. God. So, grabe ka, RTD. Hindi ko alam. Ba't baka nag-YouTube ka pa kung masama yung intention mo pala? Unwaring charity-charity ka pa. Behind the scene pala, meron kang mga black mulos. Ngayon, hubad ka na tuloy, RTD. Wala ka nang maayano. Wala nang lalapit sa'yo. Tsaka yung mga solid supporters ni RTD, i-bash nyo ako. Wala akong pakialam sa inyo. Pero kung gusto nyo talagang, kung supporters ka talaga kayo ni RTD PH, at gusto nyo malaman yung katotohanan, hashtag nyo yung Rocky Tolfo in action. Para si Sir Rocky Tolfo na mag-imbestiga kay RTD PH kung bakit nagawa niya yung mga ganun. Ang daming OFW ang inano niya, sinira niya. Napakaano mo, RTD PH. Ikaw yung taong walang puso talaga. Iwan ko paano ka nakakatulog. Grabe, sobra ka. Pero mo, isang oras ng video na ano to. Ano mo, RTD PH? Puro sama ng loob lang yung mga sinabi dito ni Sir Things to Know, no? Pero totoo naman eh. Bago muli pa rin yung tagatog ng tagumpay, isipin mo muna yung pagdadaanan mo. Dahil dun mo marirealize kung gagabayan mo lang yung pag-abot mo dun sa tagumpay, gagabayan mo ng tama at maayos. Mararating mo yon. Pero kung gagamitan mo yon ng mali at hindi tama, is hanggang doon ka lang kung ano yung narating mo. Hindi ka na makakaalpas to, hindi ka na makakarating doon sa gusto mong puntahan dahil dito pa lang na-stuck ka na. Ganun yun. So, tama si Ghost. Busy ako sa trabaho eh. Ang daming nag-request sa akin na maglabas ka na ng sir kasi nabiktima ka. Inintay ko lang yung hindi ako mag-busy. Umaga gabi nagtatrabaho ako. Hindi lang lang na ako RTD. Kasi ko lang sa tulog. Pero, kailangan ko talagang gumawa ng video na to eh para malaman din ang buong OFW at mga taong sumusubaybay sa'yo na manluloko ka. Nantok ako, sir, ha? Manluloko ka. Inantok ako sa video mo, ang haba. Napaka walang hiya mo talaga. Walang hiya talaga yan. Hindi. Napaka walang hiya talaga. Gaganan ang ganda. Ewan ako ba? Nagpunta ka lang ng Bukana, lumaki lang yung channel mo. Nagkaganyan ka na. Grabe ka, RTD, ha? Basta ako, RTD. Shout out kita. Mag-message ka lang anytime, RTD. Hindi ka naka-block. Tsaka kahit gamitin mo yung RTD. Yung anong account yung RTD, ha? Kilala kita, eh. Ikaw yung taong nagbiktima sa akin, eh. Yung best friend ti Diola, yung meron pa ka dito, pagkatapos mo kusiraan sa kanila, kwento mo din kung paano kita natulungan. Ay, naku, RTD, natulungan ba yan? Dami naming disgrasya sa'yo. Na-disgrasya mo kami. Ay, no, pugi-pugi mo pa dito, RTD, oh. Inosente ka pa. Ay, naku, sino mag-aakalang isang Rolando Tanjola na Junior na inosente? Hirap na siya sa pag-akyan. Madali na siyang maghina. Sa panahon... So yun, mga kagadget, natapos nating panoorin at himayin yung kwento sa likod ng panloloko nitong si RTD o known as RTDPH Channel at real name is Rolando Tanjola. Yun po. Sad to say po, medyo nakakalungkot lang unang-una dun sa message niya kay dito kay Boss Thanks to Nono about kay Boss Japper.
Doon ako na ano eh. Doon ako lalo na dismaya. Nawala ng gana doon sa mokong na to. Saan ka nakakita na tinulungan ka na tapos titirahin mo pala ng patalikod? Ha? Yung taong tumulong sa'yo, gusto mo rin hilain pababa. Siguro, tingin ko lang ha, hindi ito ano ha, kumbaga sa akin lang to ha, opinion ko lang to. Tingin ko lang, siguro isa ka sa mga basher ni Boss Japper. Nagtatago ka sa ibang anyo. Kasi dito pa lang, may kita mo, nag-message ka kay Sir Tengstono ng ganun, na nagbago na si Sir Japper, si Boss Japper. Walang nagbago kay Boss Japper. Sumusunod lang si Boss Japper sa mga protocols sa kanilang barangay. Ha? Ganun lang yon, Boss RTD. So, maling-mali yung ginawa mo na nagsalita ka ng kung ano-ano dito sa tao na to. Hindi mo ba alam na pagdating ng panahon, pagsisisihan mo rin yung mga gentong ginagawa mo. So sana nag-isip ka, no, Boss RTD, bago mo ginawa ang pagkentong panluloko, lalo-lalo na rito kay Things to Know. Ito, mahiling magpalipad to eh, sa mga videos, sa mga streamer, si Boss Things to Know. Kasi kay DGMA, lagi itong nakasubaybay. Sino pa ba yung nasalihan kong isa? Alimutan ko yung isa eh. So yun ang mga kagadget, isa na namang revelation ng ating nasaksihan about kay RTD PH na mukhang isa to sa mga kupal-kupal dito sa mga YouTube, sa YouTube community, at parang ang nabibiktima is mga small YouTuber na OFW. So nakakadismayang isipin na natulungan ng isang sikat at kilalang tao, at ang iginanti niya ay kasiraan ng isang taong tumulong sa kanya. Nalaman natin yung tunay na motibo niya, no? So pangit, pangit talaga. So sa'yo RTD, sana pag-isipan mo, naglalabas ka pa man din ng mga video na pinasabi nyo na ikaw ay isang tao na merong isang salita. So yun, no, bumanggit na si Sir Things to Know na sorry lang, madali na siyang kausap. Sorry lang, sorry. Diba? Sana boss, pag-isipan mo. Pwede mo siyang kontakin. At, yun nga, so mga kagadget, natapos na natin tong ating video reaction. At hanggang dito na lang ako. Sana ay mapanood din ito ni Sir Things to Know. Kumusta po? Yun po. Sana ay lagi kayong mag-iingat dyan sa Amerika nga ba, at sa inyong trabaho, naway gabayan kayo ng ating Panginoon. At sa mga viewers ko, sana'y lagi kayong mag-iingat din, at sana'y laging sumunod sa mga protocol na binabanggit ng ating gobyerno, at God to be glory po para sa inyo lahat. Sana'y gabayan tayo ng Panginoon at maligtas tayo sa mga anumang sakit na nadadanas natin ngayon. So hanggang dito na lang. Peace out.